Hello everyone! This is a new vlog. Magluluto tayo ng banana queue. So, ito yung nakuha namin, na-harvest namin saba sa aming backyard. Medyo ano na siya, overripe na yung iba kasi kinuha namin sa puno. Overripe na rin siya. Mas matamis kasi pag halimbawa, hindi siya kinuha ng pilit, yung na-ripe talaga siya mismo o nakuha siya sa puno mismo na naghinog na siyang mabuti. Tapos matamis ang kalabasan niyang pagkalimbawa, niluto na natin. So ngayon, gagawa tayo ng banana queue. So tatanggalan muna natin siya ng mga balat. Hiwalayin natin yung balat para malinis. Tignan natin kung ilan ang magagawa natin dito sa banana queue na to. Sabi nga nila, ang saba ay good for diet. Char. Diet daw. So, yan. Hindi ko alam kung mga 5 sticks o 6 sticks tong magagawa nating banana queue dito. Pero check natin, tingnan natin. So, sa banana queue, hindi ako masyadong naglalagay ng asukal na marami. Kasi since yung saba, nahinog siya sa puno ng hindi pilit, especially pagka sa puno, ang tamis niya is natural. So, let's start. Luto na tayo ng banana queue. So, nabalatan na natin yung mga saging, saba, konti na lang. Pagkatapos dito, ipiprito na natin. And then, konting, hindi naman gano'ng karaming mantika. Yung tama lang na mapiprito mo ng mabuti yung saba. At saka, maluluto siya ng mabuti. Hindi ako masyadong naglalagay ng maraming mantika kasi iwas tayo sa medyo mamantikain. So, linisin muna natin yung place natin para makapag-prito na tayo ng saba. Ready? Let's start! Thank you.
ngayon, lalagyan na natin sa stick yung bana, yung saging, yung saba. Titingnan natin kung ilan yung magagawa natin sa na-harvest nating saba. So, sa isang stick, naglagay ko ng tikta tatlo. Para happy yung kakain. Hindi siya mabibitin sa banana cue. Yan. So, nakadalawa na tayo. Dalawang stick na yan. Oops. Yan. Next. Ito yung pangatlo. So, halu-haluin muna natin. Lagyan natin ng konting caramel na sugar. Kasi matamis na yung saba. So, hindi na ako talaga totally naglagay ng maraming asukal. Once na tinikman mo yung saba, sa loob masarap, matamis. Sa labas, ganun din because of the caramel. Ayan, dalawa. Oops. Tatlo. So, pangatlong stick na natin yan. Next. Kaya pa kaya? Ay, sa tingin ko, hindi na. Tigda dalawa na lang. Dalawa na lang sa saba. Oo. Ay, tama ba? Ay, isa pa kaya? Let's, ay, oo, oh, isa pa. So, apat na stick na tig tatlong saba each. Ilan na lang? Apat na lang natira sa kawali natin. So, mangyayari niyan, tigda dalawa na lang. Pasensya na doon sa makakakuha ng tigda dalawa. Next time, better luck next time. So, yan. Haluin natin sa caramel para masarap. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sticks. Apat na tigda tatlo at saka dalawang yung dalawang piraso. Enjoy eating banana cue. Yan. Ay. Isa na lang natitira. Yan. Kanino kaya mapupunta yung dalawang stick na yun? Na tigda dalawa lang. Sana doon sa sexy kumain. So, yan ang ating banana cue galing sa ating bakuran. Fresh from the bakuran. Kain na po tayo ng banana cue. Happy eating! Bye! See you next vlog!